Magandang araw! Narito tayong muli upang mag-aral ng asignaturang edukasyon sa pagpapakatao. Pagpapahalaga sa mga kakayahan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang iba't ibang gawaing maaari mong gawin. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang napahahalagahan mo ang kakayahan sa paggawa. Pagmasdan ang larawan. Ano-ano ang iyong nakikita? Ano ang masasabi mo sa batang nasa larawan? Makikita po sa larawan ang isang pamilya. Si tatay at nanay ay may inuutos sa kanilang anak. Ngunit ayaw silang sundin ang kanilang utos ng kanilang anak. Hindi po magandang hindi nasunod sa mga utos ng magulang. Dapat po ay laging makinig at sumunod sa kanilang ipinag-uutos. Gawin natin. Suriin ang bawat pahayag. Lagyan ng check ang patlang kung kaya itong gawin ng batang katulad mo. Lagyan naman ng X kung hindi. Maghugas ng gamit sa kusina. Ito ay check. Magdikit ng mga laruan. Ito ay check. Magluto ng ulam na mag-isa. Ito ay X. Tumulong sa pag-aabot ng gamit. Ito ay check. At magkumpuni ng sira sa bahay. Ito ay X. Maliban sa pagkakaroon ng espesyal na talento, may mga ordinaryong gawain na kaya mong gawin. Ito ay ang mga simpleng gawaing bahay na maaari kang makatulong. Mas mainam na mayroon kang pagkukusa sa pagkilos. Hindi ka na dapat naghihintay na utusan upang gawin ang isang bagay na kaya mo. Sinorin Masunurin at si Mac Mactol ni Jay Lopo. Sinorin ay masipag na bata. Masunurin din siya sa mga utos ng kanyang nanay, tatay at nakatatandang kapatid. May mga pagkakataong hindi na siya naghihintay pang utusan. Pagkukusa ang tawag sa katangian niyang ito. Sa kabilang bahay naman, nakatira si Mac. Sila ay magkasing edad ni Noreen na 8 taon. Pangalawa siya sa 3 magkakapatid. Tuwing may iuutos ang nanay niya, ay lagi siyang nagmamaktol habang nagkakamot sa ulo. Kung hindi mamaya na o sandali lang, ano ba yan? Ako na naman ang uutusan. Ang mga salitang madalas na maririnig sa kanya. Ipinapasa niya rin ang mga inuutos sa kanya sa bunso niyang kapatid. Samantalang pagkagising sa umaga ay inililigpit na ni Noreen ang mga unan at kumot na ginamit. Magsisipilyo na siya at mag-aayos ng sarili. Tutulong na siya sa kanyang nanay sa paghahanda
ng pagkain dahil hindi pa siya marunong maglutong mag-isa. Tagaabot siya ng mga kinakailangang gamit tulad ng sandok, asin, paminta at iba pa. Pinanonood niya ang kanyang nanay upang matuto. Si Mac naman ay makailang ulit pang ginigising ng nanay niya. Tanghali na siyang bumangon dahil ginagabi siya sa paglalaro gamit ang cellphone. Matamlay ang katawan at nakahalumbaba siya sa mesa. Walang ganang kumain at inaantok pa. Pagkatapos magluto ay nagsasalo-salo na ang pamilya ni Noreen sa pagkainan. Nagdarasal sila upang magpasalamat sa biyaya. Pagkatapos ay si Noreen na ang nagliligpit. Pagkatapos kumain ay maliligo na din siya at kukunin na ang mga module upang mag-aral. Si Mac naman ay lalabas na ng bahay para maglaro. Kahit na hindi pinayagan ng nanay niya, ay tuloy pa rin siya. Naiiwang nakakalat ang kanyang mga module. Sa kanyang paglabas, ay napahinto si Mac sa tapat ng bahay ni Noreen. Nakita niyang abala ito sa pag-aaral. Agad na bumalik si Mac sa kanilang bahay. Naisip niyang tularan si Noreen. Dapat ko ring magawa ang kaya kong gawin, sabi niya sa sarili. Naligo na siya at nagsimulang magbasa. Sinabi niya sa nanay niya na mula sa araw na iyon ay tutulong na siya sa mga gawaing bahay. Natuwa ito at niyakap siya ng mahigpit. Gawin natin. Unawain ang bawat pahayag mula sa kwento. Isulat ang tama kung ang kilos ay nagpapakita ng kakayahan sa paggawa at mali kung hindi. Taglay niyo rin ang pagkukusa, katangiang hindi na kailangang utusan upang gawin ang isang gawain. Ito ay tama. Ipinagpapaliban ni Mac ang pagsunod sa utos at sinasabing sandali lang. Ito ay mali. Tagapag-abot ng kailangan sa pagluluto si Noreen. Ito ay tama. Tagapag-abot ng kailangan sa pagluluto si Noreen. Ito ay tama. Lumalabas ng bahay si Mac upang maglaro kahit walang pahintulot ng nanay. Ito ay mali. Gawin natin. Sagutin ang mga katanungan. Sino kina Noreen at Mac ang dapat mong tularan at bakit? Sino rin po ang dapat po kong tularan dahil siya po ay isang masunurin at masipag na bata. Ano-ano ang mga mabubuting gawain ang nabanggit na dapat mong gawin? Ang mga mabubuting gawain na dapat gawin ay maging masunurin, nagkukusa na gawin ang mga gawain, tumutulong sa mga gawain, nagdarasal bago kumain at nagsasagot ng kanyang mga module.
Ano-ano namang mga kilos o katangian na nabasa mo sa kwento ang hindi dapat ginagawa o ipinakikita ng batang tulad mo? Ang mga katangian na hindi dapat ginagawa ay pagmamaktol tuwing iutusan, pagsasabi lagi ng sandali lang tuwing inuutusan, pagbangon ng tanghali dahil sa pagpupuyat sa paglalaro gamit ang cellphone, paglalaro sa labas kahit hindi pa tapos ang mga aktibidad sa module. Gawin natin. Gumawa ng pang-isang linggong listahan ng gagawin katulad ng nasa ibaba. Talaan ang aking gagawin. Linggo, sumimba gamit ang online mass upang magpasalamat sa lahat ng biyaya ng Diyos. Lunes, gawin ang mga module at tumulong sa paglilinis ng bahay pagkatapos. Martes, pagbasa ng mga aralin, tumulong sa paghahanda ng pagkain. Miyerkules, gawin ang mga module, magpaturo ng pagguhit. Huwebes, mag-ensayo sa pagbasa sa Ingles at sa Matematika. Biyernes, gawin ang mga module at tumulong sa mga gawaing bahay. Sabado, maaaring magpahinga sa mga gawaing pampaaralan at maglibang. Gawin natin. Tukuyin kung sino-sino ang mga batang nagpapakita ng paggamit at pagpapahalaga sa kakayahan. A. Nagpaturo si Emma sa nanay niya sa pagtatanim ng halaman. Ito ay check. B. Tumulong si Iya na magbantay at magbenta sa kanilang tindahan. Ito ay check. C. Ipinagpaliban ni Dan ang paglilinis ng banyo. Ito ay X. D. Nagkusang magdikpit ng mga nakakalat na laruan si Clarissa. Ito ay check. At E. Nagmadaling bumangon si Fe at iniwang hindi inayos ang higaan. Ito ay X. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatao. Paalam!